Tuwing sasapit yung holiday season, kaliwat kanan nga pong handaan at sagana na naman po sa masasarap na pagkain. Pero sa kabila po ng kasiyahan na dulot nito, isang panganib po naghihintay sa marami. Ito po yung tinatawag na food coma. Ang food coma ay nagdudulot po ng matinding antok at kahinaan pagkatapos kumain ng sobra-sobra. Ayan, kung kaya't mahalaga na malaman po natin kung ano nga ba ito at kung paano tayo maring umiwas sa food coma. At para bigyan tayo ng malawak na kalaman tungkol dyan o sa kondisyon na yan, ay makakapanayin po natin ang dietitian na si Ms. Cheryl Ann Mabolo. At magandang umaga po at welcome sa Rise and Shine Pilipinas. Good morning po sa mga viewers natin sa Rise and Shine, Ms. Diane and Sir Audrey. So magandang umaga sa inyo lahat. Okay, so para po sa mga hindi po gaanong pamilyar at ngayon lang narinig po itong terminong food coma, maaari niyo po bang ipaliwanag po sa amin kung ano po ba ito? So, ang food coma ang Greek word nito is from the yung coma, yung deep, pagka deep sleep, yung malalim na pagtulog. So, tinatawag din siyang postprandial somnolence, yung inaantok ka after mo kumain ng marami. So, ibig sabihin ito, ito yung kumakain ka ng maraming yung large meals na nakaka-experience ang isang tao ng pagkaantok or pagkahilo dahil sa sobrang busog niya, na yung tipong napapahikab ka na lang na busog na ako. Ito rin yung nakakaramdam sila nga ng pagkapagod or pagkaantok pagkatapos kumain ng large meals. So, lalo na ngayon, holiday season, mga party, mga Christmas party. So, ngunit ang ating katawan ay kailangang magtrabaho ng gusto upang matunaw lahat ng inimbak ng mga pagkain sa ating tiyan. So baka magkaroon ng misconception po ha. Hindi po ito yung nakikita natin sa mga ICU patients, sa mga room na kumbaga ito yung wala talagang kamalayan. Ibig sabihin may medical problem talaga sila o yung wala talaga silang malay. So hindi po ito yung tinatawag na food coma. Okay. Well, may mga kilala rin kasi ako eh. Pag busog na, kama yung hinahanap. Food coma naman. No, ngayon. Pero yun nga, inaantok siguro sila pagkakain. Okay, nakahiga sa couch, di ba? So, Doc, ano po ba yung mga karaniwang sanhi ng food coma? At may mga pagkain ba na mas madalas mag-trigger nito? Ang karamihan na sanhi ng food coma, merong iba't ibang theory tungkol sa kung ano magiging sanhi ng food coma. Katulad ng yan, pagkain ng high-fat food. So, syempre, alam naman natin kapag high-fat food, sirap tayong matunawan yan, lalo na pagtulog natin sa gabi. So, yung mga refined carbohydrates. So, mostly, ang matataas sa refined carbohydrates sa mga high sugar, kasi karamihan ng high carbohydrates, sila yung mga mayaman sa tryptophan, no? Which is ang tryptophan is isang uri siya ng amino acid na, kumbaga, siya yung nakakatulong or siya yung ginagamit ng ating katawan upang lumikha ng serotonin, which is ating brain, meron tayong serotonin na isang hormone na tumutulong sa pag-relax o pagtulog at ginagamit din ito sa panunas at gumaganda ating mood, lalo na rin yung mga yan, yung foods with tryptophan, so mga chicken, sample niya chicken, yung mga buto ng yung mga beans. So yan, karamihan yan, matataasin sa tryptophan. So hindi natin alam kapag kumain pala ito, gatas, cheese, pag kumain tayo nito, after natin, naantok na tayo. So yun yung karamihan na nagiging sanhi. At yung dami ng pagkain nga natin. So sabi nga nila, may ayon sa isang study, ang sleep pattern na natuklasan nila na nakakaranas sila ng pag-antok pag marami daw silang nakakain after nila nun. So yun, minsan yung oras ng pagkain din natin, karamihan daw ng kumakain after ng sa tanghalian inaantok. Bakit? Kasi kadalasan daw nito na-associate siya sa pagbabago ng sirkulasyon sa pagtaloy ng ating dugo na napupunta sa pantunaw na naghabang pinoproseso lahat ng pagkain natin. Yung mga nabanggit yan po talaga ang mga handa tuwing holiday season. Ano? Pero I wonder kasi ako, meron akong kumbaga gut problem din Yung parang mahirap ma-digest yung mga pagkain. So, pagka itinulog mo yan, di ba lalong lalala yung sitwasyon ng gut mo? Tama, di ba? Ganun po ba yun? Kaya, kumbaga, magandang iwasan, huwag ko muna matulog. Ito naman, ano naman po yung mga kadalasan na sintomas ng food coma at paano natin malalaman kung food coma na ito at hindi lang po simpleng pagod matapos pong kumain?
So, ang mga sintomas ng food coma, lalo na kapag ikaw ay kumain after Christmas party o birthday party, una-una yung naka-experience ng pagkantok, mababang enerhiya, nawawala yung focus mo, yung naghihikab ka na, lagi mo na sinasabi na, ah, busog na ako, ang dami kong nakain, mababang antas na enerhiya, kawalan ng concentration or focus, nagiging bloated tayo, yung feeling na fullness na yung ating mga kinain. Okay, Doc, ano po yung mga maaaring gawin ng publiko para maiwasan o prevent ang food coma, lalo na ngayong holiday season na kalimat ka na yung kainan, araw-araw, halos gabi-gabi, sunod-sunod? So, sa totoo lang, para maiwasan ang food coma, walang treatment sa food coma o ginatawag ng postprandial somnolence or inaantok after kumain ng marami. Ngunit maring gumawa ng maraming hakbang ang isang tao pang mapataas ng katilang pakiramdam ng pagka-alert kapag katapos kumain. Una, paglalakad sa labas pagkatapos kumain kasi ang paglalakad sa araw ay nakakatulong makakadagdag sa pagiging alert at lalo ang kanyang mental function. Ang pagkain ng konting portion pero madalas nakakatulong sa panatiling matatag at ang antas ng enerhiya. Ang pagkain ng paunti minuto at konting minuto umidlip. So ibig sabihin ito yung taking after nap. So at least 10 to 20 minutes mag-nap po tayo. At least gano'n yung mga busog ka tapos uuwi ka, nagda-drive. So at least may time pa rin ganun. At pagkain ng balanse, movaba, moderate, balance, and variety po. Iwasan ang pagkain ng high carbohydrates at high protein dahil mataas po ito sa tryptophan, amino acid, more on gulay. At magkaroon tayo ng getting more sleep po at magtulog na at least 7 hours and above po. And magkeep tayong diary. So isulat natin kung ano ba yung kinakain natin na nagkukos sa atin na inaantok tayo after kumain. At least alam natin kung anong iwasan. Ito, alam mo, minsan niisip ko, factor din kaya yung age. Kasi naalala ko, nung bata ako, kapag kumain ka ng marami, ang dami mong energy kagad, laro, punta ka kagad sa laruan eh. Pero ngayon nagkakaedad na, hanapin mo yung sakaupo, sakahiga. Ayun. Ito na lang po, Michelle. Ano naman po yung mensahe po ninyo sa ating mga viewers tungkol po sa food coma? Dahil nga naman eh, kahit tapos na yung Pasko, nandyan pa rin yung mga handaan at darating pa po itong New Year celebration. So mga ka-rise and shine po, okay lang maka-experience po ng food coma, normal lang po yan. Every time ng pagkatapos natin kumain ng heavy meals, at nakaka-experience na tayo pagkapagod, pagkaantok, ay sanhi ng natural na proseso po yan ng pagtunaw ng pagkain natin sa ating tiyan. So kung ano man ang nagiging dahilan po ng ating food coma, ang mga tayo maaaring gumawa ng mga simpleng hakbang po para maiwasan ang pakiramdam ng pagkahilo, at pagkaantok pagkatapos kumain. Kabilang dito, mabawasan ang sukat ng bahagi, pagkain ng masusustansya, balancing diet po at mag-i-rehesesyo araw-araw at magkaroon ng sapat na tulog. So, salamat po sa inyo. Merry Christmas and a Happy New Year. Merry Christmas din po. At Happy New Year. Maraming salamat sa pagbibigay ng mahalagang information sa amin patungkol nga sa food coma. Michelle Ann Mabolos, isang dietitian. Muli, maraming salamat po at ingat po tayo lagi.